Marami po sa ating mga kababayan ang umaaray sa sobrang taas na presyo ng basic commodities. Nangangamba rin po sila na baka maging kaunti na lang ang pagsasaluhan natin sa Noche Buena. Kaya naman, para po pag-usapan ang tungkol dyan, makakasama natin si Undersecretary Ruth Castelo mula po sa Department of Trade and Industry. Magandang umaga, USEC Ruth. Rise and shine. Magandang umaga po, Sir Erwin, at sa lahat ng nakikinig at nanonood. Opo. USEC, this is Aljo Bendijo at kasama din. Sorry. No problem. Sabi nga nila, magkamukha din kami ni Erwin. Magkamukha. Joke lang. Kasama natin si Dayan Carrera, USEC. Good morning po, USEC. Good morning, okay, Dayan. Okay, USEC, bakit po ba patuloy po ata itong pagtaas po ng bilihin, lalo na po itong karne at kung ano-ano pa pong mga basic commodities, ma'am? Oh, ang agricultural products, especially ang pork kasi ngayon, may ASF sa Luzon, di ba? So, hindi nakakapag-produce ang local producers natin, ang hog raisers. So, ini-import pa natin yan from Visayas and Mindanao. Pero binabantayan po ng Department of Agriculture talaga ang presyo at sinisiguro na makasunod sana sa dun sa suggested retail price na inisyo nila. Matutuloy-tuloy po ba ito ngayong Kapaskuhan, USEC? We're doing our best to temper the prices kasi meron ng computation ng yung cost of logistics ng pagpunta dito sa NCR. Kaya yun yung inaayos natin para tuluyan ng maibaba yung presyo. Opo. Meron ba tayong nahuli na mga retailers na hindi po sumusunod sa SRP, USEC? Suggested retail price? So yung sa manufactured food products kasi yung sa DTI, meron kaming mga ilan-ilan din na nai-issuehan ng letters of inquiry or notice of violation pagka nakalampas dun sa suggested retail price bulletin ng DTI. Opo. Meron kasi tayong inisyo dito September 2019 na hindi pa siya gumagalaw up to now dahil nga tinatemper, pinipilit natin talagang hindi maka-increase yung hindi mag-increase ang manufacturers para rin sa mga consumers natin. Opo. Ano po yung action na pwedeng ipataw po sa kanila? May mga Opo, under the Price Act, yung violation po ng automatic price control, especially ngayon na naka pandemic tayo under the state of calamity ang Luzon. So, meron pong penalty yan na maximum of 1 million pesos. May imprisonment rin na 5 to 15 years pagka na-paranayan talagang nag-violate sila. So, mag-ingat na lang yung sellers natin na hindi sila tumaas din sa presyo para hindi natin sila makasuhan. Opo. Mm-hmm. Yusek Castelo, para po sa ating mga consumer, paano po nila madodouble check kung ito po mga binibili po nilang produkto ay talagang naayon sa suggested retail price? And also, paano po sila makakapagsumbong? Oh, for DTI po, meron tayong e-presyo application na it's downloadable via iOS at Android devices. Nakapublish rin po yan sa DTI website at nagpublish tayo noong September 2019. Pero pwede nilang ma-check ang presyo doon sa website natin. And then, yung price freeze, meron po tayong nilabas na price freeze kahapon. Dahil nag-declare nga si Presidente noong November 18. So, ito po yung presyo na hindi talaga pwedeng tumaas because of the state of calamity. Kung ang retailers gusto nila for purposes of competition, ibaba yung presyo, okay po yun na bumaba, pero hindi pwede siyang gumalaw pataas. Opo. Paano po natin na mamonitor itong SRP, USEC, doon naman po sa mga sari-sari store? Ang price freeze natin or ang suggested retail price, Aljo, hindi na-cover natin ang sari-sari store. Alright. Dahil dun sa layer of distribution, alam naman natin, marami tayong mga liblib na puok na humahango lang yung mga negosyante sa malalaking store sa mga ibang bayan or malalayong bayan, hindi na siya cover dahil nga doon sa layer of distribution. Kaya ang encouragement natin sa consumers hanggat maaari, pati naman kasi groceries, bantay natin. Mm. So yung kung may community grocery sila, kung pwede doon sila bumili. Okay. Alright, sige. Mensahe na lang, USEC, sa ating pong mga mamimili ngayon pong malapit na po ang Pasko, ilang araw na lang, 29 days na lang, USEC. Opo,
Pagka, Sir Adjo, pagka may nakikita sila na unusual na price movement or yung hindi talaga ang hindi tama or hindi naka-align dun sa SRP bulletin natin, or pati online kasi kasama tong SRP, so covered natin pati online retailers. Opo. Itawag lang nila sa atin sa DTI 1384 or mag-email sila sa consumercare@dti.gov.ph. Oh, so kasali po dyan yung mga yung nabibili online SRP? Kasama po. Oh, lahat okay. ng basic necessities and prime commodities sold online, kasama po yan. Oh, so kaya kailangan ready lang sumunod dun sa presyo na tinakda ng gobyerno. Opo, kaya't inaantayin din natin ito pong batas na binabalangka sa Congress, E-Commerce Bureau sa DTI. Opo, yung Internet Transactions Act, importante talaga na maipasa. Sana nga matapos na, hopefully by the end of this year, 2020, matapos na po ng Kongreso. Pasado na sa House, pero Opo. Sa Senate po, kailangan pang palangkasin. Mm. Jose Castelo, pahabol lamang po kasi naalala ko yung may palengke report tayo last time. Okay. Iniinda nung ilang mga nagtitinda sa palengke. Mahal. Mahal daw po kasi yung bagsak sa kanila nung kanilang mismo pong supplier. So, gulay, karneng baboy. Oh. So parang yung mga ating pong mga nagnenegosyo doon po sa palengke, ay parang wala raw po silang choice na medyo itaas din daw po nila ang presyo kasi mahal daw po ang kanilang kuha sa kanilang Opo. Supplier. Paano ba yun, ma'am? Naintindihan naman natin yon. Alam natin na maraming nasalanta talaga, maraming affected na farmers natin and agricultural land. Pero yung SRP po ng DA, kasama na po yung allowance para doon sa mga nasalanta. Kaya pwede pong sumunod na lang sila at total covered na rin naman sila ng mga presyong tinakda ng DA. Alright. Well, thank you for that clarification, ma'am. Marami pong salamat sa inyong panahon. Undersecretary Ruth Castelo mula po sa Department of Trade and Industry. Thank you po, Yusek. Good morning.